Naiintindihan mo ba ang depresyon? Paano nga ba masasabi na depressed ang isang tao o hayop o ang iyong katinuan? Paano kung PMS pala, primadonna, makasugod? Ayon sa libro na sinulat para sa mga matatalino tulad ng mga psychiatrist, ang depresyon ay maaari nilang matukoy kung ikaw ay nakaramdam ng mga sumusunod. Pagiging malungkot karamihan ng oras sa buong isang araw. Halimbawa, Malazain Malik. Kailan mo siya nakita na parang si Harry Styles na laging masayahin? Walang interes sa kahit anong bagay at aktibidad nang mas madalas sa isang araw, halos araw-araw. Halimbawa, dati gustong maglaro ng basketball kada minuto. Ngayon, niminsan, wala ng pakibels sa kahit anong klase ng bola na may isushoot. Pagbabawas ng timbang kahit hindi naman nakakito diet o intermittent fasting o kung anumang uso na diet. O kaya naman biglang lumobo ang timbang na maaaring dahil sa pagkain ng sobra tulad ng masasarap na ulam. Hindi ganyang ulam, fried crispy patang tinutukoy ko. Lahat ng ito, walang kinalaman sa yaman. Pagiging slow-mo ng lahat ng pagkilos at pag-iisip. Halimbawa, ikaw si Flash. Pero bakit naging pagong ang iyong pagtakbo? Walang hanggang kapaguran at walang energy. Parang yung katrabaho mo? Pakiramdam ng pagiging walang kwenta o kaya pagkakaroon ng sobra o hindi tamang guilt. Ang guilt, ibig sabihin niyan ay pakiramdam na may kasalanan. Ang mga nabanggit ay nararamdaman halos araw-araw. Limbawa, tan-tananan, naalis sa trabaho. Pagkawala ng kakayanang mag-isip, mag-concentrate, o hindi makapag-desisyon araw-araw, gabi-gabi. Parang yung sister mo na hindi makapag-decide ng dress, pero sa mas negatibong sitwasyon. Pag-iisip ng pagpapatiwakal ng walang plano, o pag-attempt ng suicide, o pagkakaroon ng planong putulin ang sariling buhay. Halimbawa, Anthony Bourdain, Robin Williams, K-pop na si Suli, Kurt Cobain. Lima o pataas na sintomas sa mga nabanggit ang pagbibilang para masabing depresyon. Ito ay nangyayari sa loob ng kaparehong magkasunod na 2 linggo.